12 years old lamang noon si Kitty Duterte nang maging Pangulo ng Pilipinas ang kanyang ama. Nasubaybayan natin ang kanyang pagdadalaga at kamakailan ay sinurpresa niya ang netizens sa kanyang physical transformation. The Philippine Showbiz List presents The Beautiful Transformation of Kitty Duterte. Ang 19 years old presidential daughter na si Veronica Kitty Duterte ay isinilang noong April 10, 2004. Siya ang bunsong anak ni former President of the Philippines Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang ina ay ang businesswoman at ang 1988 mutya ng Davao first runner-up na si Shileto Hanilet Salvador Avancenia. Mayroong tatlong nakakatandang kapatid si Kitty, si Paolo Pulong Zimmerman Duterte, ang congressman ng 1st District ng Lungsod ng Davao, si Sara Vicenta Zimmerman Duterte Carpio o mas kilala bilang si Inday Sara, ang kasalukuyang vice presidente ng Pilipinas, at si Sebastian Baste Zimmerman Duterte, ang kasalukuyang mayor ng Davao City. Si Kitty ay nag-aral ng elementarya sa Stella Maris Academy of Davao at nakapagtapos noong 2017. Sa kanyang graduation rites, ang kanyang ama, ang noong presidente ng Pilipinas, ang dumalo sa seremonya kasama ang kanyang ina na si Hanilet. Nahuli pa sa kamera ang mga proud na magulang na hinahalikan si Kitty habang tinatanggap niya ang kanyang diploma sa grade school. Kilala si Kitty sa simpleng pamumuhay, sa kabila ng pagiging anak ng Pangulo. Sa katunayan, mayroong siyang viral video kung saan makikita siyang masayang naglalaba ng mga damit. Bagamat dating normal na mag-aaral lang si Kitty noon, nag-iba na ito noong naging presidente na ng bansa ang kanyang ama. Kumpara sa iba, kinailangan niyang mamuhay kasama ang maraming bodyguards na nakapaligid sa kanya. Mula sa mga worn-out shirts at sneakers, tungo sa pagsusuot ng mga designer leggings at mga formal sleeves, ay hindi rin siya basta-bastang nakakalabas ng kanilang pamamahay nang walang pag-aproba ng kanyang stylist. Noong 2019, kinumpirma ni Kitty sa pamamagitan ng isang Q&A social network app na Curious Cat na mayroon na siyang kasintahan na nagangalang Juan Miguel Manunod. Tatay na tatay na may malaking concern sa kanyang anak si dating Pangulong Duterte kay Kitty noong ipinakilala sa kanya ang boyfriend nito. Pagbabahagi pa ng dating Pangulo, noong 2019, dinala raw ito ni Kitty dahil gusto nitong makilala siya. Wala naman daw problema yon para sa dating Pangulo, basta tatandaan daw nito na batang-bata pa si Kitty at mahal na mahal nila ito. At huwag raw itong hawakan at halikan dahil hindi pa raw pwede. Super blessed naman pagdating sa love life si Kitty. Noong 2020, ang kanyang kasintahan na si Juan Miguel Manunod ay pinakita sa buong mundo kung gaano siya ka-proud at kung gaano siya ka-blessed noong taong 2019. Sa kanyang Twitter, nag-post si Kitty ng ilang larawan sa kanilang Christmas dinner date. Nirepost naman ni Juan ang nasabing larawan mula sa account ni Kitty at nilagyan ng caption na 2019 did me good. Noong 2017, naging isang hot topic at laman ng usapan ng mga netizens si Kitty. Matapos itong sagutin ng maanghang na salitang isang basher na pinuna ang pagsama niya sa official visit ng kanyang ama sa Russia. Sa Instagram post ni Kitty ng isang larawan kuha sa Russia, nag-comment ang netizen na taxpayers vacation. Wala rin daw karapatan si Kitty at ang ina nitong makasama sa nasabing presidential visit. Ang ina ni Kitty na si Hanilet at ang half-brother niya si Sebastian Baste Duterte ay kasama rin sa delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa official visit nito sa Russia. Ipinakita naman ni Kitty sa kanyang sagot ang kanyang pagiging palaban. Ani Kitty, trabaho daw ang pinunta ng kanyang ama doon sa Russia at sumama sila. Nagtatrabaho at sumisweldo raw ito. At sa huli, sabi ni Kitty sa naturang netizen, kapal mo. Ngunit hindi pa rin tumigil ang basher at tuloy-tuloy pa rin itong bumuelta kay Kitty. Tila hindi na napigilan ni Kitty ang kanyang galit at tinawag na kung ano-ano masasamang salita ang basher. Bagamat pinaalalahanan ng ilan sa kanyang mga followers si Kitty na manatiling kalmado, ang iba ay nagulat sa kanyang ginamit ng mga salita. Mayroon rin napahanga sa kanyang "You're wrong to mess with me" attitude. Isang matapang at palaban si Kitty sa kabila ng kanyang napakaganda at napakaamang mukha. Sa katunayan, sa pakikipag-usap sa isa sa kanyang mga followers, sinabi niya kung babatuhin raw siya ng bato, babatuhin rin niya sila ng mas malaki pang bato. May isa naman nagtanong kay Kitty kung ano ang pagkatao niya kung hindi siya anak ng isang presidente. Tugon ni Kitty, isa raw siyang tao na naninindigan para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. At hindi rin daw niya hahayaang pabagsakin siya ng mga tao. Sa isang interview kay Kitty ng isang local community newspaper ng Davao City noong 2019, naitanong sa kanya kung ano ang pinaka-challenging na parte bilang isang presidential daughter at kung paano niya ito hinaharap.
Tugon ni Kitty, dati raw ay nagagalit talaga siya kapag mayroong sinasabi ang iba laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero sa paglipas doon ng panahon, nalaman na raw niya na mas gusto ng mga taong nagbabato ng mga negatibong comments ang atensyong nilalaan niya rito, kaya naman hindi na niya ito pinapansin. Naitanong din kay Kitty kung nakikita niya ang kanyang sariling pumasok sa politika sa hinaharap. Anya, sa nakikita niya napakomplikadong gawain na hinaharap ng kanyang ama araw-araw, nagbibigay raw yun sa kanya ng impresyon na ang politika ay napaka-stressful. Mas gusto nga raw niyang lumihi sa ganoong pamumuhay. Dagdag pa ni Kitty na nalilito siya kung gusto ba niyang maging isang abogado o isang businesswoman. Gusto rin daw niyang gayahin ng kanyang ina na si Hanelet na may mga negosyo. Hinahangaan niya rin ng kanyang ina kung paano nito hinahandle ang negosyo nito. Noong 2019, sinagot ni Kitty ang mga tanong ng ilang netizens tungkol sa kanyang sarili sa isang YouTube video ng vlogger na si Kyra Valentin. Ang noong 15 years old na si Kitty ay game na sinagot ang mga wide-ranging questions mula sa kanyang skincare routine hanggang sa mga plano sa pag-aaral sa ibang bansa at mga pag-iisip sa pagpasok sa showbiz. Ibinunyag din niya na marami ang na-curious sa kanyang gender preference. Paglalahad naman ni Kitty na siya ay straight at hindi bisexual. Isa rin sa mga common question na itinatanong sa pinakabatang Duterte ay kung bakit siya pinangalan ng Kitty. Ipinaliwanag niya na hindi ito hango sa isang pusa, kundi isang pinakaikling termino ng salitang kitty-kitty o ang Filipino term ng larvae ng lamok. Pinangalanan daw siya ng kanyang mga magulang nito dahil nung bata pa siya ay napakalikot niya na umabot sa puntong naiinis sa kanya-kanya mga magulang at tinawag na nga siyang Kitty. Sa kabila ng kanyang wit at sense of humor, sinabi ni Kitty na wala siyang planong pasukin ang showbiz. Ngunit kung may pagkakataon, ang tanging tatanggapin niya lang ay isang kontrabida role. 18th birthday in style. Ipinagdiwang ni Kitty ang kanyang 18th birthday sa pamamagitan ng makulay at ingranding selebrasyon gabi ng April 9, 2022 sa Dusitani Hotel sa Davao City. Nagsuot si Kitty ng custom-made gown na dinisenyo ng Filipino designer na si Mac Tumang. Ang gown ay nagpapaalala sa iconic na lava gown ni Catriona Gray na isinuot noong kinoronahan si Catriona sa Miss Universe 2018. Isa sa mga highlight ng party ay ang sayaw ni Kitty kasama kanyang ama na si former President Duterte. Ang father and daughter tandem ay sumayaw sa musika ni Stephen Curtis Chapman's I'll Take Care of You. Pagkatapos ng sayaw, inialay ni former President Duterte ang kanyang rendition ng awiting Ikaw ni Regine Velasquez para kay Kitty. Brand Ambassadress. Ang pagiging anak ng Pangulo ay tsak na naglagay kay Kitty sa radar ng mga advertisers. Ayon sa ulat, unang bahagi pa lamang ng 2022, apat na mga brand ang ini-endorse ni Kitty. Sa isang joint Instagram post noong June 13, 2022, inihayag ni isang skincare brand na si Kitty Duterte ang napili nila bilang pinakabago nitong ambassadress. Ipinakita ng opisyal na Instagram account ng brand sa pamamagitan ng isang IG reel ang contract signing na ginanap sa parehong araw ng post. Isang buwan bago ang pinag-usapang debut party ni Kitty, ang isang nail salon sa Davao City ay nag-post sa kanilang official Instagram account ng mga larawan ng debutant. Nakapansin-pansin ang sultry red ng mga kuko nito. Sa caption, ibinahagi ng nail salon na regular customer na nila si Kitty mula noong 2019. Natag din ni Kitty ang brand sa nag-iisang larawan mula sa kanyang debut na in-upload sa kanyang Instagram account. Mahalaga naman sa beauty look ni Kitty ang kanyang Flattery 5D eyelashes. Kaya naman ginawa rin siyang ambassador sa isang Davao-based beauty cosmetic and personal care salon. Ang sikreto sa kaakit-akit ng ngiti ni Kitty ay hindi gaanong lihim kung tutuusin. Noong January 26, 2022, isang dental clinic naman ang nagbahagi na ang napakagandang ngiti ni Kitty ang dahilan para kunin siya bilang ambassador ng clinic. Physical transformation. Popular search naman ngayon sa social media si Kitty Duterte dahil sa kanyang physical transformation na tumatanggap ng mga papuri at iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Noong January 30, 2023, ginulat ni Kitty ang netizens dahil sa kanyang viral video na bumisita siya sa The Mindanao Basket na naglabas ng video at mga litrato niya sa Facebook. Halos hindi nakilala si Kitty dahil sa kanyang sultry vibe, sexing pangangatawan at dalagang-dalagang itsura. May mga nagkomento na from kitten to pussycat ang pagbabago ng anyo niya. Malinaw na makikita sa video at mga larawan ang mga tattoo niya sa katawan na tila tradisyon na sa kanyang pamilya. May mga nagsasabi rin kung gugustuhin ni Kitty, pwedeng-pwede siyang pumasok sa showbiz. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!